Sa gitna ng mainit na pagdinig sa Senado, kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Senadora Risa Hontiveros matapos panggitin ang pangalan ni Pastor Apollo Quibuloy. Ayon sa mga saksi, tila halatang nainis at napikon si Hontiveros sa mga isyung inilabas laban sa kanya kaugnay ng usapin kay Quibuloy. Sa pagdinig, ipinakilala ni Senadora Hontiveros ang kanyang testigo. Ngunit malaking gulat ang dumating nang mabigo itong maglabas ng konkretong ebidensya na susuporta sa mga aligasasyon laban kay Quibuloy. Dahil dito, lalong lumakas ang paniniwala ng kampo ni Pastor Quibuloy na walang sapat na batayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Naging sentro ng atensyon ang pangyayari kung saan muling natanong si Hontiveros tungkol sa mga hakbang niya laban kay Quibuloy. Ngunit sa kabila ng mga tanong, mukhang kulang pa rin ang ebidensya ng kanyang kampo. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpainit sa usapin at ngayon ay inaabangan ng publiko kung paano tutugon si Senadora Risa sa mga panibagong hamon. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo sa buntong hininga ng ating napakahusay na presidente. At ikukumpara ho natin, mabilisan lang naman, ikukumpara ho natin yung mga birada nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at nitong si Marcos Jr. Pero okay lang ho, walang magagalit sa inyo. Meron ho bang magagalit sa inyo dyan? Kung sakali ho bang mag-resign nitong si Marcos Jr., magagalit kayo. Baka kayo ho ang iniisip nitong si Marcos Jr. Bigla yung tipong malungkot siya kasi akala niya binigo niya sambayan ng Pilipino sa pagre-resign niya. Ang tanong ho dito, kung sakali upong mag-resign itong si Marcos Jr., magagalit yung mga kasama natin dito sa PHFD. Mag-comment ho kayo sa baba. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin ang kanyang, tayo medyo nalungkot tayo eh. Singhot, sabay buntong hininga. We need to get all the best data that we can. Kung di kaya, huwag ipilit. Ganyan lang naman ho kasi ang buhay, no? Kung hindi pa kaya, mag-practice, magpakahusay. Pag mahusay na, kaya na. Yung bumira ka. Oh, naku. Sir, sa lagay nyo na yan. Sir, 3 taon pa ho. Kada taon, mahigit 20 bagyo dumadaan sa Pilipinas. Kada ho may bagyo ba, ganito nararanasan natin. Ngayon, pagka sinasabi ng iba, bakit yung pinagpapabalik-balik yung 5,500 flood control? Kasi ho, yun ho ay napakalaking problema. Naglabas ng pera sa bayanan, pero wala ho tayong nakikitang resulta. At ang bagyo ay isa sa mga problema na hindi natin pwedeng ilagay yung tipong parte. Ayun na siya, gaganon tayo. Hindi ho, yung mga natural disaster na yan, hindi ho nating ano yan, kumbaga, si Mother Nature ang may pakanan yan. Tadhana, ika nga. Sa sobrang yabang nitong mama na to, sinubok ho yung kanyang 5,000 flood control. Yung mga nanunungkulan sa inyo, yung mga congressman nyo, tanongin nyo ho mga kababayan. Baka kung sa lugar nyo bumabaha at merong nakalaan na flood control fund para dyan, kailangan nyo hong tanongin yung mga leader nyo dyan. Dahil yung mga projects ho na yan, alam ho nila yan. At balita ho natin, itong mga congressman na to, ang lalaki ng kickback pagdating sa mga ganyang klaseng proyekto. Naku po, napakalakas ng ulan ngayong mga oras na to dito sa ating kinaroroonan. Mga kababayan ha, ipagdasal ho natin ng sabay-sabay itong yung mga kababayan natin nandiyan sa Northern Luzon, nandiyan sa yung mga taga-Bicol, grabe ho, napakatindi. Ito kasing si Marcos Jr., inunayabang eh. Huwag nyo kasi iuunayabang. Inunayabang, tingnan nyo tuloy, sinubok tayo ng pagkakataon doon sa 5,500 flood controls. Kakabida mo pa lang sa 5,000. Alam mo, Marcos Jr., kahit patapos na administration mo, babalik at babalik tayo doon sa 5,500 flood control mo. Kaya kung ako sa'yo, para matapos ng paghihirap na sambayan ng Pilipino, bigay mo na kay VP Saray ang pwesto na yan. Heto mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa
sa mabilis na comparison kung paano sumagot itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte pagka merong ganitong klaseng kalamidad at kung paano i-address nitong si Marcos Jr. itong mga ganitong klaseng sitwasyon na kung nasaan tayo ngayong mga panahon na to. Pakinggan nyo mga kababayan at kayo ho ang umusga. Nung napanuhin natin to, medyo naluha-luha pa ho tayo eh. Yung tipong, grabe, namimiss na kita, Tatay Tix. Nasaan ka na? Bakas na ulan sa amin. Bigla, wala ho. Bigla lang ho natin namiss itong si Tatay Tix. At alam ko, maraming makakabi sa mga kasama natin dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito na ho ang buong video mga kababayan. Pakinggan nyo kung paano ang tugon nitong dalawang presidente na to pagka merong ganitong klaseng kalamidad o ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa. Gang! Mga regional officers para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala, balada. We are at the mercy of the weather as we always are. Naku, meron ho tayong problema dyan, Mr. President. Yun na ho ba yung pinaka-best nyo? Wala ho ba kayong naka-preposition ng mga equipment o yung mga kababayan natin na hindi dapat sila magpanik dito sa sitwasyon natin na to? Wala ho ba kayong pampalubag na loob na statement, anak ng tokwa? Kaya ang sinasabi ho natin dito sa PH update, panalangin ho natin ang sabay-sabay yung mga kababayan natin na hindi ho hanggang liig mo ngayon yung mga loob nangyayaring pagbaha. Eh, lampas bubong ho base sa nakikita natin sa social media. Kaya ang atin dito, kung hindi nyo na ho kaya, eh, mag-resign na ho kayo. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right. Thank you. Every time na lang na merong dumarating na bagyo, hinihintay natin kung ano yung naging pinsala. At after that, pagkatapos ng lahat na nangyari na yon, doon pa lang tayo gagawa ng aksyon kung ano magagawa natin. Napakagandang game plan yan, sir. Ang masasabi ko lang dyan eh. Ang galing. Diba? Si Tatay Digong, pakinggan nyo ho ang atake ni Tatay Digong dito. Game. Yung tipong kung nininervous kayo, ako, lakas ng ulan. Pagka narinig ho ng mga kababayan natin, itong mga ganito klaseng litanya ni Tatay Digong, naku po, kahit na nagpapanik yan, eh, nandyan ang Pangulo. Hindi tayo iiwan yan. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, Ulysses, I assure everyone that your government is on top of the situation. No. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. Inuutusan niya ho kung sino yung pwedeng, kasi yung mga local government officials, sila talaga first responder dyan. Anak ng tokwa, wala ka kasi, mahina ang iyong ano. Singot ka kasi ng singot, visit ka. Anak ng tokwa, ina-address ni Tatay Digong kung sino yung mga nasa lugar, kayo na maunang umatake dyan. Diba? Itong si ano, puro singot, iniintay pa yung MDRRMC, DPWH, DILG, DSWD, oo, malalaking ahensya yung kailangan yung mga yon para talagang dire-diretso ang pagtulong sa ating mga kababayan. Pero kung sino muna yung nasa lugar at kung mga merong naka-preposition na mga kagamitan o kung ano pa mang ayuda yan, sila na muna umatake. Ngayon ho kasi, kailangan muna magpabida, magpabongga, magpakita ng national government na nandun sila. Sila ang mamimigay ng ayuda. Pambihira talaga, oo. Tuloy! President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance sang matikas na saludo shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured. Hindi, kay Marcos, ano na, post-disaster counseling na. yung mga tulong na nabanggit ni Tatay Digong, hindi ho niya alam yun. Bago, kasi ang gagawin niya, eh, singhot muna siya bago siya magtrabaho para ano eh, para yung tipong kagaya niyan, para ho sir kayo, hindi natutulog. Alam niyo yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi ho yung kayang takpan ni Alice Gu. Hindi ho kayang takpan itong si Confidential Fund. Naku, yung nakalubog doon, eh, ano pa kailang ko sa Confidential Fund ni Bibi Sara? Lubog yung bahay ko, daig pa ako ng ninakawan na sinugan. Lahat ng bagay sa loob ng bahay ko, hindi ko na mapapakinabangan. Ref, TV, computer, lahat.
anak, pati yung mga outlet kasi oh, pagka napasukan ng tubig yan, eh delikado ho yan. Kailangan i-rewire lahat yung buong bahay. Ganun ho kat hindi yung bahana yan para rin ho kayong nasunugan. Pero itong presidente natin, no, no, wala pa kailaman ng tao. Grabe. No, grabe ho siya. Grabe, grabe. The government will not leave anybody behind. We will get through this crisis. Pati pa ah. I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Mabuhay ka, Mr. President, no? Marami hong nakakami sa inyo ngayong mga panahon na to. At marami sa aming mga kasama dito sa PH Update. Kaya sobrang miss na miss na miss na miss na ho kayo, Mr. President. Bumalik na ho. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang natin pabalikin ito si tatay. Hindi ko, kasi hindi ho pwede. Dito sa bahagi ng video natin na to, meron daw tayong hindi na talakay. Yung Blandy daw na nag-testimonya. Hindi, ito na muna. Comment react lang muna kayo dun sa pagtugon ng dalawang presidente na yan sa magkaparehas na sitwasyon. Oy, mga kasama, yung Bagyong Ulysses, isa ho yun sa malakas na bagyong bumayo sa ating bansa noong panahon ni Tatay Digong. Pero nakita nyo ho yung composure ng ano nitong si Tatay Digong at ng administrasyon niya, ng gobyerno, diyan sa pagsasalita na yung Tatay Digong. Hindi pong kahit na lakas ng ulan, makita mo sa cellphone mo yung pagsasalita ni Tatay Digong, ako, hindi tayo pababayaan ng gobyerno, di ba? Ganun yung pakiramdam. Pero dito ho, nakita mo yung pagsasalita ni Marcos Jr., we're doomed! We're doomed! Wala na, tapos na tayong lahat. We're at the mercy of the weather. Anak ng tokwa. Eh, ano lang naman eh. Simple lang naman o. Pwede ho ba? Imbis na paramdam nyo yung panic sa ating mga kababayan, eh, iparamdam nyo na lang ho na nandyan ang pamahalaan. Marami ho tayong nagtatrabaho, yung ang gobyerno nyo nandito. Wag ho kayong magpanik. Yung mga local government official, meron naka-preposition na ganyan. Deployment, mabilisan na lang ho yan. Wag ho kayong mag-alala. Nandito ang pamahalaan. Hindi yung, we're at the mercy of the weather. Anak, nagtoko. Yari na tayo dito. Pagka lumakas pa to, wala talaga. Yari-yari tayo dito. Nako, ang hirap po pagka meron kayong pangulong bangag. Tuloy. Ito tayo kay, yung assistant niya tong si Madam Risa, talagang kung makamostra sa mga nag-ooperate nitong hearing na to, eh talagang palung-paluhu siya eh. Game. Yung babae na yan, madam ha, babae ka naman talaga, dahil di ka naman lalaki. Yung babae na yan, pag nakikita lang ho natin yung mukha niya, nakakaramdam ho tayo ng discomfort. Yung tipong, ewan ko lang ha, magkamukha sila ni Risa. Tuloy, game. You cannot see the video of it. Ipapa-identify itong si Jacqueline Roy. Can you confirm if Jack Roy is here? Nako. Between Attain Greet and Ipo. Nako. So, is she the one on camera right now with glasses? Yes, she's the one. So that's the Jack Roy you mentioned in your previous video? Yes. All right. Thank you, Miss Yulia. How many Ukrainian pastorals did Kiboloy have when you were there? It's about 10, I think. 10. All right, including yourself, so 10. You and nine, about nine, yeah, others. About 10. Yeah, if I will count, it's about 10. About 10. All right. And what do you think would happen if you refuse to have sex with Apollo Kiboloy? What do you think would happen? Actually, we try to avoid this kind of service, but because when you believe that he is the son of God, and you will do whatever he wants us to do, and if you afraid, if you will try to, excuse me, I didn't practice my English for a very long time. It's all right. If you will try to... Kita nyo ho yung paglatag ng mga tanong. Itong si Madam Blandy, di ko alam pangalan niyan, pero tawagin na lang natin siya ang pangalang Blandy kasi Blandy naman buong niya. Anticipated niya eh. Hindi pa tapos yung tanong nitong si Risa, kagad may atake na ho siya kagad. Ibig sabihin, yung ano ho nila, yung ginagawa nila na yan, talagang nag-rehearsal ho sila, nag-rehearsal. Deny
they will punish you. And there is a lot of really psychological instrument that they will use on you, that even one day will not be enough to mention everything. They will punish and call us, scold us for a meeting and put us in shame, that saying that we are ungrateful because pastor give us everything and you just don't want to give, sacrifice your body like Jesus Christ sacrificed. And of course, they always will use the Bible as an instrument to convince us to do it. And they always, in the same time, they want us to feel, to twist. Dito babalik pa rin ho tayo doon sa ano eh, doon sa bagay na libu-libu ho. Libu-libu ho ang membro ng KOJC. Million-million pala, hindi libu-libu, sorry ha. Million-million ho ang membro ng KOJC. Ang tanong ho dito, doon sa milyong-milyong yon, hindi naman ho natin pwedeng sabihin ikaw lang ang may itsura sa mga yon. Bakit yung mga ano nagsasalita dyan, eh yung mga nagsalita na noon, yung mga nakagawa na, gusto nating marinig, Senator Risa Ontiveros, yung mga bagong mukha, ika nga. Yung mga yan, eh, yung mga sinasabi nila, paulit-ulit na lang ho yan. Eh. Kumbaga, yung script nyo, yung tanong nyo, yung sagot nila, eh, matagal na ho naming narinig yan. Kumbaga ngayon, gusto ho naming makarinig ng bago. Gusto makarinig na sambay ng Pilipino kasi sa milyong-milyong miyembro, kung yan lang, yan at yan lang ang mga magpapatotoo, may problema ho tayo dyan. Meron ho talaga tayong problema dyan. Our mind to feel that this kind of service, it's a very big privilege, so we will be willing to do it with our will. So he will say that there, because nobody can deny that there is a pastoral ministry, even Mr. Kibulo himself, and everybody knows that only girls and young and beautiful women are included there, and everybody knows, nobody can deny, even the full-time workers, that we all live separate from any others under the same roof. Our rooms are next to him, so he have free access to every room, to to. Wow, galing naman noon, grabe talaga tong ano na to, grabe, palakpakan mo natin. Yung script po talaga ni Tore na yung kwarto ni ano ni Kebuloy eh pinapaligiran ng kwarto kasi yun ang script nila doon sa ano kay OJC. So kailangan nilang ano yun, kailangan nilang i-solidify yung kung ano yung mga nakita nitong si Tore doon sa kay OJC compound. At ito, itong mga ganitong salita niya nito, hindi ho natin narinig nung unang nagsalita yung ali na yan. Ngayon, ito kinukumpirma yung yung mga sinabi ni Tore doon sa kay OJC compound. Para talagang mapatotohanan na talagang yung mga kwarto nakapaligid. Eh ano magagawa niyo? Ganun ho pinagawa yung ano na yun, yung struktura, no? Eh at paano niyo na lamang mga babae ang nakatira doon sa kwarto na yun? Base dito kay ano, kay Tore, 'di ba? Nakita niyo bang natutulog doon yung mga babae? Wala nga kayong dinatnan doon, 'di ba? Puro mga empty rooms lang eh. To each room, and nobody knows his life behind the door. That's why there's no full-time workers that know what is happening there. So when you try to, like for example, there was several times that I tried to deny this ministry of sleeping with him. Because we have a schedule, and he will be the one to put the schedule, who will be the one tonight. And Jack Roy, in my time, it was her ministry to invite girls to pastor's room, and actually to invite the girls to this ministry, to pull them in his room. Miss Julia, you told us something very important. You said that nobody can deny that there was such a thing as a pastoral ministry. You told us that twice. And you said that if you refused to give those kinds of service, that sexual service, as you tried to do several times. Grabe, no? Ngayong panahon na to, kakampi natin yung, ano, yung weather. Para mapamukha dito sa mga Talyanista at sa Imada, eh bangag yang sinusundan nyo. Walang kwenta, no? Maiba ho tayo kasi nakita natin itong post ni Spokesari.
Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo. Sa inyo noong 2023. Naku po, laki ang problema, no? That you would be punished, including through psychological instruments. Yes, you said that they could try to twist your mind. What kind of psychological punishments and what other kinds of punishments did they impose on you if you tried to deny this kind of sexual service? Like, as I said, there was a schedule. And there was one time I tried to deny because one day he's... Alam niyo ano ang tawag dyan sa mga ginagawa nila na yan? Trial by publicity. Kasi alam ho nila, hindi ho yan tatayo sa korte. Hindi ho yan tatayo sa korte. Pagka hinarap yan sa mga judge, pagka kinos-examine ho yan ng abogado, naku po, baka mahihisa sa lawal yan si Ma'am Blandino. No? Hindi ho yan ubra dyan. Yan, yung ginagawa nitong si Senator Risa Ontiveros, hindi naman ho ano yan, hindi naman ho cross-examination yan. Ang ginagawa ho niya, kinukumpirma niya, yung kumbaga pinapalabas niya na yung sinasabi ng ali na yan, talagang yan ang dapat niyong paniwalaan. Andating so, ha, andating ganun. Anyone want to call you? Who will be the one tonight to present yourself to me? But I want you to be voluntarily, to come to the JAC and to put yourself in the list. And me and some other Ukrainian girls whom I know, we never go and put our names in the schedule. And then, because he said, Mr. Kibuloy said that I want to see those who are really doing that willingly and who is not. And me and some other girls have a separate room in pastoral ministry. And after he waited 1 week, 2 weeks, or about 1 month, I remember, I don't remember exactly, but there is such a time that nobody from us asked to do this ministry. And then he started to come by himself. Like, for example, he had the key of each room, and just in the middle of the night, he came to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. You cannot say, I don't want, because if you say, I don't want, he said, you didn't overcome your flesh. And if you will not obey, you will go to hell, like things like that. And other night, I... Ano ang napapansin niyo dito sa Ali? Meron ho siyang script na binabasa. Grabe sa Ukraine. Sa tingin ho natin, ang hirap ho ngayon ng buhay sa Ukraine. O kaya pagka yan, binigyan ng script ng ganyan, pagka kailangan basahin. So ang tanong, kung ikaw bibigyan ng ganitong halaga, babasahin mo lang naman to, walang nakakakilala sa iyo sa Pilipinas. Anong pakialam nila sa iyo diyan sa Pilipinas? Hindi ka naman taga rito, walang pakialam kasi magkakamukha lang kayo para sa amin eh. Blandi, maputi, matangos ang ilong. Yun lang naman kayo sa amin eh, magkakamukha lang kayo. No, kasi sa Pilipinas iba, talaga makikilala at makikilala ka. Kumbaga, walang mawawala sa iyo kung gagawin mo yung mga ipinapasabi sa inyo na yan. Kaya lalong nagiging walang bigat ang mga testimonya nitong Ukrainian na to. Meron sa US, meron sa Canada, meron sa Australia, meron sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang tanong ho natin, nasaan na yung mga witness doon sa mga lugar na yun? Like, we have all dinner together, and I feel that, by the way, if you look at me, I understand that this night he might come. So I didn't sleep in my room. I go in other room, and in the middle of the night, he was looking for me. And he find me in girls, in the room the girls live all together. So because I, in my mind, I thought that he will not come if we are many. But he came, and he said, you have 5 minutes to come back in your room. And if you will not come, you will have a problem in the morning. So different kind of instrument they used. I know there is, like, for example, other girls who said that, and also me, I use this as an instrument. Like, for example, it's the time to serve. And I will say, I cannot do it because I have menstruation. And because we are mature, they didn't do that this cruel things that they have done to the girls that they're younger. So at Jack came to the girls and said, I want to check your panty if there is napkin or not.
And the girls just remove their pants to prove that they're not lying. So, of course, you know that we are not willing to do it. And we are forcing that to do it. And we don't want to do it. But yes. he likes the most girls he likes. It's those who try to deny, because he said, I want you to overcome your flesh. I want you to be on the next spiritual level when flesh are nothing to you. Like, for example. And after all, you said that Pastor had free access to the rooms. He even had keys to the rooms. So about the schedule that you mentioned, Miss Yulia, do you mean Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? It was a young girl or a young and beautiful woman, no rest day, every day there was somebody scheduled. Yeah, there is for every night, he never stayed alone. Mm-hmm. And all the girls that were living in a pastoral area, they like they have this kind of ministry. Someone have just several times to experience that, and some have to do it like all the time, like almost every week. And you also mentioned another important thing earlier, Miss Yulia, that nobody, even some of the full-time workers, nobody knows pastor's life behind those doors, behind the doors of the pastoral. Yun! Kasi hindi, walang ibang makakapagpatotoo. Imposible naman yun. Tawagin mo yung mga kasama mong ginawa ng gano'n ni Pastor Kibuloy para magkaalaman tayo. At tayo, hindi tayo membro ng KOJC. Hindi ho tayo sympathizer o kung ano pa man. Kung totoo, hindi man niya sinasabi ni Madam, okay lang ho sa atin, wala hong mawawala sa atin. Pero ang atin dito, yung ginagawa ng administrasyon na to sa SMNI, sa KOJC, talagang magkakakabit-kabit. Kasi yung KOJC, yung SMNI, isa ho yan sa bentahe ng mga Duterte pagka merong kampanya. Kaya ho nila winawasak yan. Ano inu natin? Ilatago natin yung para maintindihan ng ating mga kababayan bakit pinagdadaanan itong si Pastor Kibuloy. Yung mga ganyang klaseng problema ngayong mga panahon na to. Dahil ho yan sa politika, hindi kung dahil para saan pa man na dahil sa karapatan nitong si Madam Blandy, yung mga aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy ng mga victim survivor puno nitong si Rizal Diverse. Hindi ho para sa kanila. Hindi naman para sa kapakanan nila, para sa kapakanan ng 2028 presidential election ho. Lahat ng ginagawa nila na yan. Kasi pagkawala na nga namang SMNI at KOJC sa ano sa ere, di ba? Yung wala ng 7 million na sure vote itong mga Duterte na to, napakalaking bagay ho noon. Jack or Jacqueline Roy as your groomer, how did she groom you? At first, it's a long story because in order to do it, it's not a very quick way. So I will try to make it short. Yes. Like yes. When I was in transfer to a pastoral area and I started to live with Atajak, I was very new. I even didn't know English, any word of English. And he was very inherited to pull me in pastoral to pastoral ministry. And there was one time Atajak, it was night. And she called me and she said, he wants to talk to you. And I came to his room and he had Russian Bible. He opened Russian Bible and because he cannot talk to me in English. And he said, I want you to read this verse in Russian. So I opened this Bible and there was a verse, I don't know how to say it in English, translated in English. It's about, there's a scripture about to sacrifice your body. Mm. And he was trying to ask me, are you ready to sacrifice like your body? And he put his finger on the bed because we were sitting on the chair before the bed. And he showing to the bed and he started to pull me. And then I was, because I was very new and everything that I know about him was good. Mm-hmm. And I get scared, I get shocked because I in my mind, this is really what he means? By pulling me to the bed, and I run away from the room, and there's a garage in front of Bible school. But in that time, there was Sampayan, a big place with a lot of stuff. And I ran away because where I can go? I'm in other country. Where I will go? So I ran away, and I
hide myself there. And I was just crying because I was thinking how to go home. I get a problem, and who can help me to go out of this? And then when it's already morning, of course, I have to appear. Where I cannot stay there forever. And when I come back to the room, Atajak was very mad to me. And they said that you run away from him. You don't have any respect to the Son of God. And they like start to let me feel that I'm guilty. And then I guess they realized that it's too early for me. I'm not ready yet. I'm not still not brainwashed that I can do it. So they explained that. They called me again and they said, you don't worry. This is the you, because they saw my reaction. They know that they cannot do it. I will just go away. And they said, you don't worry. Misunderstood? Yeah, you misunderstood. He just want to trust to try your faith to know if your motive of coming here are really real. And they again use the verse of the Bible when the Abraham sacrificed his son, and he said it was just like what he used to you, and this example. Miss Julia, it comes from. Pero in fairness ho, yung si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ano na to, dito sa nangyaring hearing na to, napakaano niya lang niya, napakakalmado, kumbaga talagang na-handle ho niya yung situation. Hindi ho siya yung tipong nakita nating nataranta, nagalit o kung ano pa man, parang ano lang ho siya, relax lang siya. No, siguro dahil alam niya malinis yung ano niya, kalooban niya at yung mga allegation sa kanya na yan, tipong talagang tahi. Marami ho kasi mahilig magtahi ng storya, no? At ang isa sa mga yan, marami ho sa mga senador, yan ho ang trip nila, no? Marami sa mga senador, wala ho tayong pinapangalanan, pero malamang sa malamang, kilala nyo ho yung mga senador na yan. At alam nyo ho yung track record niyan sa mga nakalipas na panahon, kung ano mga kabalbalan na pinaggagawa ng mga yan. For me, and I said, oh, okay. Because, and then I again start to think good about him. Then, the next level. We have a dinner, like, few maybe weeks again the next level we have a dinner I have trauma in my back, and I was just talking like I have pain in my back, and Mr. Kibuloy, he put a joke, as I thought in the time. He said, don't worry, I have a healing hand. I will do massage for you and you will be healed. And I was just laugh, we all laugh, because we thought it's a joke. But when the night came, in the middle of the night, Atajak came with pastor to my room, and I was just sleeping. And he said, you said you have back pain? He want to massage you. And I said, no, I'm okay. I was just joking. He said, don't worry, just trust, because it's a big privilege if he will pray on you. And I said, okay. And I just lay down. She turned off the light, and she go out from the room. And then Mr. Kibuloy came. And he started to massage my back. And of course, I didn't feel comfortable, but I also cannot escape. And after that, he started to move his hands lower to my back. And I get scared. I said, no, I don't have pain there. Please don't do it. And he said, just relax, like things like that. And again, I ran away from the room. Again, I hide. Then the next morning, they spoke to me again. Like, he wanted to pray on you. He wanted to heal you. And you just go away. So little. My goodness. Ito ho, ano na to. Ito, matindi-tindi na ho itong mga script ni Madam na to. Mga kababayan, marami hong nakakakita. Hindi lang ho siya. Yung merong mga testigo. Kung ikaw lang nagkukwento niyan, Madam, yung mga kasama niya, pwede niyong ituro. Yung mga kasama mo, yung mga napagsabihan mo, yung mga kaibigan mo. Pwede yung ano yung mga panahon na yun, yung tipong magko-corroborate dyan sa story mo. Hindi pwedeng ikaw lang. Pagka ikaw lang ho kasi, ang hirap pong paniwalaan, lalo na nakikipag-communicate kayo dyan sa dito kay Senator Risa Ontiveros. Meron nung kasing history yan pagdating sa mga resource person. Yun ang problema natin. A little, really, I cannot mention all, but I want you to get the point. Miss Julia, there is a lot of trick that they were using. Miss Julia and colleagues, the minority leader has to leave. Salamat kayo, Senator Coco, for attending. Miss Julia, before my last follow-up question to you at this point, I just like to quickly ask,
Ms. Jacqueline Roy. Ms. Roy, quickly lang po at this point, narinig nyo yung mga sinabi ni Ms. Yulia. Do you confirm what she said? Inaamin nyo ba yung mga sinasabi niya na kayo daw ang nag-groom sa kanya para kay Pastor? Good afternoon po, Senator. I want to invoke my right to remain silent. And I'm also invoking my right against self-incrimination since nasa korte na po ito. Salamat po. Alright, babalikan na lang po namin kayo para sa ilan pang mga tanong mamaya. Ms. Yulia, just for a last question from me at this point. Ms. Yulia, you sent us a copy of an audio file that came into your possession. Now, noting that the Philippines Republic Act number 9208 as amended grants immunity from liability to a victim of human trafficking who transmits a recording involving a violation of that law, and noting further that this audio file had been also circulating already on the internet, the committee will play this audio file now. So please stay with us, Ms. Yulia, while we play the audio file. I was about... Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Wala na, mauna yung kabubuto niya. Ikaw, panik, may number one niya. Pag nilapas ni mo, imo nilapastanan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha ko tulo ka saksi. Nabingwit na Satanas doon. Kapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganon kapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Eh, hindi sila malipayon. Kato sila, kukuro na ko to. Abilag, tapos na po sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kaya naiutang sila sa ministry na ko. Naiutang sila sa kingdom. Bubayad to sila, madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta natatutok sa ilang engine of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pinakakapastoral ang naigo nga tapad sa kuha. Iha pa ninyo. Di man niya ako mapasakitan, membro-membro na. Pag nakikontakt ang lalaki niya, nakiksex ka na sa iya. Iyatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, nag I love you ka na. Iyatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsalik ko sa imo, nagtuda akong gugman ako sa imo, itraitor ko nimo. Driver, itraitor ko nimo. Usay akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong tumo, usay akong buhaton. Ikaw, ugang driver, pati yung taka. Siguraduhon ako, mamatay mong doon. Dito pa ako makabawi sa akong tumo. Mabita ako ang Muslim, doon ay honor killing. Dili nung katalikod ni ministry. Pwede mong mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mong matalikod. Ginanak, kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mong MPA, be. Di siya kadre ka lang, sulod kag MPA. Pagka nakalipture na kang kabila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag igawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa upang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mong talikod ka, di ka kukuro. Inanya nga akong ang commitment na ako sa inyo. Wala na yung makatalikod sa inyo. Wala na yung makatalikod sa inyo. Wala na pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na yung kukod sa inyo. Patay doon mo dito. Kapahamakan na inyong yantuan. I-implement po natin. Anong unahunahan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahunahan ninyo sa ministry na ako. May pilya mo. Ikaw pa ni, may nahan ka din, may suhol ka. Katong yung suhol ni mo. Pati lang yung mo yung suhol sa gawas. Kung doon natin na, wala yung bilhin na. Hindi na kalalo ang commitment nato dire. Pero nakikommunicate mong lalaki, pagkatapos mag-report-report mo sa kuwa dire. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako dire, may yung tumano. Hindi mo pwedeng matumag dire sa gusto ninyo, nga hindi na ako gusto. Kapuyon kung mga yung nakanimal, anak putang sa tanas dire ba? May ibog ko ng mga moros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Kasi para mawalang stress. Tingnan na ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kaya di na nakabubuton sa mahan. Kaya gihin mo na mong pastoral para sa anak lang mo.